usong kwentuhan! At the best ng umaga na sabay-sabay o tayo matututo ang mga word na inspirasyon! The best ng umaga dahil team tayo dito sa Magandang Buhay! Buong araw ay magiging masaya. Buong araw ay magiging masigla. Kapag sinimula ng umaga sa magandang balita. Ang isa sa hashtag goals nating mga anakshi, maging proud sa atin sina Momshi at Popshi. Pero ang isang anakshing ito na si Christiana Afia Yeboa, kahit na ulila na sa magulang, pinagsabay pa rin ang pag-aaral at pagbabanat ng buto. Ang magandang balita, magtatapos na siya. Ang ipinangako niyang diploma sa puntod ng kanyang ina, matutupad na niya. Kaya ang kanyang post online, pumukaw sa atensyon ng magandang buhay. Nagsilbing inspirasyon siya sa marami dahil sa ipinamalas niyang sipag, talino at tiyaga. This morning, pakinggan ang buong kwento ng kanyang magandang balita. Ang magandang balita niyan, ihahatid niya mismo dito sa studio! Christiana Afia Yeboa! Hello, how are you? Hi! Okay, hi po. Good morning. Good morning. Oh. Welcome sa Magandang Buhay. I love your hair. Me too. Thank you po. Thank ilang taon ka nung naulila ka? 2 years old po ako nung iniwan po ako ng father ko. And then, 12 years old naman po ako nung mamatay yung mommy ko. Tapos sino ang humupkup sa'yo nung nawala ang parents mo? Nung high school po ako, tumira ako sa tita ko. Kapatid po siya ng mom ko. Okay. Nasa Bulacan po sila. So doon ka na, mula noon, siya nang nagpalaki sa'yo. Yes. Okay. Pero Afia, 5 years ago daw, di mo pa sure kung magka-college ka ba o magtatrabaho. Ano yung nag-push sa'yo na magbabalik ka sa pag-aaral? Kasi po, 5 years ago, pumasa ako sa UP. And then, although gusto ko siya, syempre mahirap naman pong i-push yung gusto ko ng walang parents. Thankfully, meron po akong lola sa States and nag-volunteer po siya na paaralin ako. Although, hindi din po siya nagtagal kasi nagkasakit nga po siya after a year. Grabe, no? Pero nakakabilibi po itong si Afia kasi nagsututor ka rin. Yes. Nagsututor pala siya para sa panggastos po ng pag-aaral niya. Pero natutulog ka lang daw para hindi mo problemahin yung pagkain. Kasi po, ano, minsan pag, halimbawa po may sakit, ganyan, hindi po nakakapagtrabaho, tapos hindi pa po dumarating yung scholarship. May times po na walang-wala talaga. So, instead na kumain, matutulog na lang ganun para... Matutulog mo na lang yung gutom mo. Opo. Ako, sinubukan ko yan. Hirap na hirap akong magising. Munti ka na, oo. Parusang ginagawa ko. Pero lahat tayo dumaan dyan. Kanya-kanya lang tayo ng storya. Yes, pero alam mo, kita mo naman ngayon, gagraduate ka na ng BS Geodetic Engineering sa UP! Wow! Anong magiging trabaho ng geodetic engineering? At sa UP? Cum laude, ah. Cum laude ka. Oh. Anong magiging work mo niyan? Mostly po mga surveyor, ganon. Magsusukat ng lupa, property. Oh. Yung pala yung ano, yung nakikita natin na parang may camera sila doon. Ang galing mo sa math, no? Alam nyo, ang gandang balita talaga niyan para sa mga tao na nanonood ngayon, lalong-lalo na para sa mama mo. Oh, I'm sure super proud siya sa'yo ngayon, Afia. At bukod sa momshi mo, kanino mo inaalay ang diploma mo? Siyempre po, unang-una sa tita ko na nagpatira sa akin before. Sa mga relatives ko, sa mga friends ko, tsaka sa daddy ko din po. Grabe. Oh. Afia, we are so proud of you. Yes. Afia, mabuhay ka. Inspiration ka ngayon ng napakaraming. Diba na alam mo na paghihinaan ng loob dahil syempre mahirap mag-aral ng walang suporta at napakahirap ng walang magulang na diba nag-aaruga sa'yo. But of course, diba, someday, somehow, lahat ng pagod mo magpe-pay off. Yes. Diba? Oh, oh. So congratulations, pagpatuloy mo lang yan. Magaling ka, Afia. Congratulations. Thank you so much, Afia. Thank you so much. Mga momshi, ang magandang balitang yan, umpisa pa lang sa buong araw na puno ng pulot at inspirasyon. Kaya yayain na ang buong pamilya at maki-join sa kwentuhan dito lang sa